Patay ang isang negosyante sa Pasay matapos isang barilin ng hindi pa natutukoy na salarin. Masama ang loob ng pamilya ng biktima dahil hindi raw sila agad pinayagan ng mga pulis na isugod sa ospital ang biktima. Makibalita tayo kay James Agustin ng Super Radio DZBB. Sa CCTV footage, makikita ang paglabas ng mga empleyado ng isang furniture shop sa Libertad, Pasay City, pasado alas 9 kagabi. Hinila ng isang lalaki ang pinto at bumalik ang lalaking may daladalang helmet para engkandado ito. Mapapansin na naglalakad sa kalsada ang isa pang lalaki na nakasuot ng t-shirt, shorts at sombrero. Maya-maya pa bumalik siya at pinagbabaril ang lalaki nagkandado ng tindahan. Nang tumumba ang lalaki ay muli siyang pinagbabaril at tumakbo patakas ang sospek. Nakilala ang biktima na si Michael Versosa, 40 taong gulang at may-ari ng furniture shop. Nagpunta dito yung dalawang tindahan, ako papunta na dito. Tapos nandun ako, minarinig akong putok. Tapos takbuhan na yung mga tao pumunta dito. Tapos nakita ko siya, nakabulagtaan na, tapos kasalubong ko dalawang tindera. Tapos dumalit siya ako doon sa bahay ng asawa niya, tinawag ko yung asawa niya. Naisugod pa sa ospital ang biktima, ngunit binawian ng buhay. Masama ang loob ng mga kaanak ng biktima dahil hindi raw sila agad pinayagan ng mga pulis na isugod sa ospital si Versosa. Nagpipilit pa akong kunin yung kapatid ko, isasakay ko at pinipigilan ko ang mga pulis. Gusto ko lang pong malaman, gusto ko lang pong masabi na itong mga pulis naghaharap ng investigasyon, mas mauuna dapat iligtas yung buhay ng tao. Wala namang maiisip ang mga kaanak na posibleng motibo sa krimen. Wala naman akong nalalamang kaawayan. Kaya nagtataka nga kami kung bakit binaril. Nakuha ng SOCO ang isang basyon ng bala ng kalibre 45 sa lugar. Wala pang pahayag ang pulis sa reklamo ng pamilya. Ito si James Agustin ng Super Radio DZBB para sa Balita Pilipinas ngayon.